This portion is brought to you by Fan Freluch Enterprises Incorporated, the number one choice of racing pigeon fanciers. Magandang umaga mga ka-agri. Ako po si Doc Angela ng Fan Freluch Enterprises. Kasama ko po ngayon ang isang kilalang fancier sa larangan ng racing pigeon. Siya po ay miyembro ng Philippine Homing Pigeon Association or PHA. Siya rin po ay second overall sa PHA at first overall sa MVPA. Si Mr. Joseph Yap. So sir, kwentuhan niyo naman po kami kung kailan kayo nagsimula sa pag-aalaga ng mga kalapate. Nagsimula po ako mula bata pa ako. But then, nag-start uli ako sa pagkakalapate sa year 2002. Nag-join po ako sa RPAP. And then, sa year 2007, nag-start po sumali sa PHA. Up to now, active pa rin ako sa pigeon sport na ito. Sir, paano niyo po ba na-achieve ang pagiging kampiyon? Bago ko na-achieve itong kampiyon, be sure na meron tayong sinasabi ng good management, good birds, proper feeding, and proper care, no? Para masigurado natin na healthy ang ipon natin all the time. So, pwede po ba naming malaman kung paano po ang proper training pagdating sa mga racing pigeon? Isimulan natin, no, yung paghiwalay ng ibon from magulang. So, nag-win ako ng ibon. Ang paghiwalay sa, ang term na gamit namin is win, no? So, 22 days, win-win ko na yung ibon from magulang. And then dito na sila makaranas ng ano ng independent, no, mag-a-adapt na sila sa loaf by themselves na wala na yung magulang. So by the time start na po yung loaf fly trapping and then yung feeding, doon na sila magsisimula ma-learn na nila by themselves. So pagdating sa bago mag-race, meron tayong sinasabing road training. Dito naman po papasok yung extreme training. Dinadala namin yung ibon sa club. Sila na po magdadala sa malayong lugar. Doon nila i-aalpasan yung ibon at babalik sila rito. Thrice a week ang training namin. Sir, ano naman po yung tinatawag na trapping pagdating sa racing pigeon? Ito yung pinaka-importanting part sa racing, no? So ito ay tinetrain ang trapping simula inakay pa sila. So after winning, kailangan i-train mo ng ibon. Sanay na sila sa trapdoor. So kailangan fast trapping ang kailangan natin sa racing. Tinuturo to mula inakay pa sila hanggang sa paglaki. Kailangan masanay na sila sa trapping mo. Sir, paano naman po ang feeding system? Sa pag-control ng feeding is ma-assure mo na magkaroon sila ng appetite all the time. Kasi mahirap kasi pag nag-overfeeding ka, susunod na kain mo, wala nang gana rin mga ibon. 2 times a day ang ginagawa ko, morning and afternoon. Sir, in your own opinion, how to select a good flyer? Hindi ito malalaman sa paghipo o pagtingin ng mata sa pag-select ng good flyer. So, nasa performance pa rin ang pagpili ng ibon. To determine, no, kung best flyer siya sa loaf mo, kailangan i-raise mo siya at sa result ang magbibigay sa'yo ng rate niya kung magaling siya or hindi. About proper care naman po. Kailangan ibon is laging healthy, hindi pwede magkasakit. So, kailangan natin ng mga vitamins and supplements. Ako personally, gumagamit ako ng LDI products. Sa racing, favorite ko ang Super B12. Ito yung nagbibigay ng booster sa kanilang pangailangan, no, during race. And then, sa daily maintenance naman, yung multi-light with electrolytes siya, no? So ito yung daily na ginagamit nila sa hanggang sa pag-mature nila, ganun. Para maiwasan nila, sir, ang pagiging stress. Yes, oo. Huwag mo nahintay na magkasakit pang ibon, yes. Di ba? Kailangan advance tayo palagi, no? Minsan di maiwasan eh. Minsan nagkakasakit ang ibon. So kailangan alamin mo ano yung sakit ng ibon. So magagamit mo yung tamang gamot. Ang common na sakit sa ibon ay yung canker. So, ang gamit nating ang lunas ay yung canker out. Sir, paano naman kung magkasipon ng ating mga kalapate dahil sa pabago-bagong panahon natin ngayon? Ang gamit ko po ay Doxilag pag sinisipon ng ibon. Paano naman, sir, kung magkaroon sila ng one-eye cold na tinatawag? Usually, ang one-eye cold, ang cost nun is
respiratory problem, no? So ginagamit ko ay Respicure ng LDI. Sa mga interesado naman po, sir, mag-alaga ng mga kalapate, ano po ba ngayong mga tips na pwede ibigay sa ating mga beginners? Okay, ang mapapayo ko lang sa mga baguhan or mag-i-start pa lang sa pag-iibon is siguraduhin nyo, may time kayo, may budget, at isa pa yung pinaka-importante is may sapat na lugar kayo sa pagtayo ng kulungan, dahil dito ay isa sa mga pinaka-importanting bagay sa pag-iibon. Marami pong salamat, Mr. Joseph Yap. Marami po kayo na-share na kaalaman at mga tips para sa pag-aalaga ng reservation. Mga ka-agri, tutok lang po kayo sa mga susunod pang episodes for more tips and information on raising pigeons. This portion was brought to you by Fanfeluche Enterprises Incorporated, professionalizing the pigeon raising industry.